ilang segundo nga lang nang nakabibinging kapahimikan, nababahala ka na. Paano pa kaya kung ganito talaga katahimik ang iyong mundo? Sa ganito umiinog ang araw-araw na buhay ng 15 anyos na si Gian. Si Gian kasi pipit bingi. Pinagdasal namin na sana maghimala na dumating yung panahon na makarinig siya. Pero ang dasal ng kanyang ina na si Edna, tila dininig ng langit nung si Gian, kanila raw, tinahilot. Sa pamamagitan lang ng hilo ang mga bingi, pwede nga bang makarinig? Sanggol pa lang si Gian nung napansin daw ni Edna na may kakaiba sa kanyang anak. Mga 3 or 5 months siya, hindi siya nagre-react pag may maingay. May pneumonia daw. Tapos nung 5 months siya, nagdugo yung tenga niya. Baka daw isa yun sa naging cause. Masakit po bilang magulang. Mahirap tanggapin kasi first child, tapos nagkaganto pa. Nung first time po niya makasasagpagsuot ng hearing aid, nag-react po siya. Parang ubong pa lang yung narinig niya. Nung katagalan, ayaw niya kasi daw, masakit daw po sa tenga. Si Gian, mas piniling mag-sign language. Nakaka-cook naman po siya sa ganun. Hanggang nabalitaan ni Edna ang tungkol sa grupo ng manghihilot. Nagka-interest po ako. Baka yung anak ko makarinig pagka dinala ko doon. Since birth. 15 years. At halos napipit si Edna nung sa kalagitnaan ng panghilot daw kay Gian, bigla itong... Nakarinig. May tumunog daw. Kahit siya nag-react siya, nagulat siya na may narinig siya. Yung reaction niya, priceless eh. Nagugulat siya. Narinig siya yung boses niya. Nangilid talaga luha na yung mag-asawa. Mas lalo kami nagtuwa nung nag-react siya doon sa kabilang tenga niya. 100% ako naniniwala. Yung facial reaction niya lagi ang naging basihan ng magulang tsaka namin. Dati kasi pag sinisigawan siya sa tenga, walang nangyayari. Si Philip, isa lang sa 25 manghihilot ng isang healing alternative group na itinatag nina Joseph, Johnson at Mariano, ang Hilot Biomechanics. Hindi lang muscles ang inaayos natin, yung mechanics of movement. Ang isa sa mga founder ng grupo na si Joseph, dating electrical engineer sa Saudi Arabia, na ang hilig daw magsaliksik tungkol sa hilot. Self-taught ako. I do corrections on myself bago ko i-apply sa ibang tao. Kalaunan, dinala niya ang istilong ito ng panghihilot sa Pilipinas, kung saan naging kliyente niya sina Johnson at Mariano. Sige, subukan nga namin. Saka namin nakikita kung ano yung mga kaya niyang gawin. Hanggang sina Johnson at Mariano, pinag-aralan na rin ang istilo ng panggagamot ni Joseph. Nanonood kami kay engineer, tinatanong namin siya through observation. Mga 5 years bago kami umawak talaga ng mga kliyente. Kalaunan, binuo nila ang kanilang grupo sa Dao, Pampanga. Registered business siya under ng DTI. License po kami ng DOH under PITA. Hanggang naging pasyente nga nila si Gian. Yung nabibingi, may humuhugong yung tenga, nagkakaroon ng dislocation yung panga. Maybe around 40-50% ganyan. May mga method kami dyan pa ng pag-aalign yan. Once you hear that, you're good. Nawawala lang sa pwesto. Not totally 100% though. It differs from case-to-case basis. Kaya iba ko. Narinig siya yung boses niya. So, nakatatlong sessions ako dun sa bata. Unang beses makarinig nung bata ng patak ng ulan. Kaya awa naman ng Diyos nung pangatlo, nakarinig. Narinig siya yung boses niya. Ngayon, nakakarinig na ako. Nakaka-communicate na ako.
Nag-umpisa kami ng libre. Tumanggap na rin kami ng payment later on. Until the time, sinabi namin, kailangan namin magbuwis. Ang ibinabayad sa kanila mula 1,500 to 3,500 pesos kada session. When 2007, dito pa narinig nyo? Oo, narinig ko na. Dito? Oo. Kanina wala? Wala kanina. At bilang patunay na hindi sila nang bobotol, meron silang no hear, no pay policy. Wala talaga siya dati? Wala. Isa pa sa kanilang pasyente, ang tiga-Antipolo na si Marinjoy, na halos nawala raw ang pandinig matapos operahan ang bukol na tumubo sa kanyang mukha nung siya'y 18 anyos. Nabuhay po ako pero ang kapalit naman pala nun pagkawala ng pandinig ko. Kaya si Marinjoy nahirapang makapaghanap buhay. Pabili! Pabili! Ay, may bumibili! Kung ano man ang gusto nilang ibilhin, kasi nahirapan talaga ang asawa ko pagkikipag-communicate siya o bibilhin nila, so ipinapasulat ko na lang. Si Marinjoy, sumubok magpahilot kina Johnson at Mariano. So nabingi kayo. Simula po na. At matapos siyang hilutin. Ngayon, kamusta ngayon? Po. Ngayon. Po, lumakas ng konti. Mayroon na rin pong konti. Dati po talaga kahit nandito po o nandyan, wala po talaga akong marinig. Kaya masaya po ako. Ang mag-asawang Jerry at Willisa, naengganyo rin ipahilot ang kanilang anak na si Francis. Pag kinakausap, hindi siya nasagot talaga. Yung hindi po siya makapagsalita, sabi po ng doktor, ito ay inborn na. Maliban sa sign language, sinusubukan daw ni Francis na makipag-usap sa kanila sa pamagitan ng pagkapa nito sa vibrations ng kanilang lalamunan sa tuwing sila'y nagsasalita. Mama. Posible naman daw makarinig si Francis kapag naoperahan. Yun nga lang. Isang operation po. 1.2 million po. Pinasuggest na lang po namin kalagayan niya. Nung nagkaroon ang session ng grupo sa Silang sa Cavite, sina Willisa at Jerry ipinahilot na si Francis. Madidinig kaya ang dalangin ng mag-asawa na makakarinig ang kanilang anak? Maya-maya lang ang bata nilagyan ng timba sa ulo at pinasigaw. Kailangan mag-exercise siya sa pamamagitan ng pagsigaw. Minasamasahe ang mga tenga ng binata. Hanggang si Francis, tila may narinig daw na tunog. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. 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 Pa, pa, pa. Pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, so lahat ng sinasabi ko sa kanya, lahat nasusundan naman niya. Ibig sabihin, naririnig niya yon. Parang imposible pero gusto kong maniwala talaga. Makarinig na talaga siya kahit paunti-unti. Gayunman, kailangan pa raw itong sundan ng dalawa pang session para mas bumuti ang pandinig ni Francis. Itutuloy-tuloy ko pa rin siguro yung pagpunta namin dun sa hilot para magkaroon talaga siya ng pandinig. Kasi hindi naman ako nasuko. Para mabigyang linaw kung totoo nga bang nagkaroon ng pagbabago sa pandinig ang mga pasyente ni na Joseph, sina Francis at Gian, ipinakonsulta namin sa doktor. May mga degrees kasi siya. So merong mild, may moderate, may severe. Yung pinakamababa kasi yung profound. Ano po yung condition ni Gian? Lumabas dun sa kanyang hearing test na meron siyang profound hearing loss. Si Francis, lumabas profound hearing loss sa parehong tenga. Bihira kasi na reversible pag profound hearing loss. Pero
imposible nga bang makarinig ang bingi sa pamamagitan lang ng paghilot? Yung ginagawang hilot, based doon sa nakita ko, lahat external eh. Malayo siya doon sa kung nasan yung organ of balance. So I don't think magiging effective siya to restore hearing because yung area involved sa hearing, nandun sa inner ear, which is located malapit sa brain. May posibilidad na yung mga loud sounds, maririnig niya, pero yung conversation siguro, hindi niya marinig kasi mababa masyado yung pandinig niya. Hindi naman po lahat ng pumupunta rito na ang problema yung tenga nila ay gumagaling lahat. You could always consult true professionals. It's an unexplored intervention. Ibig sabihin, hindi pa talaga siya napag-aralan ng husto. Bukas po kami makipag-ugnayan sa mga ating traditional healers para ma-explore yung ganong intervention kung para malaman kung effective ba talaga sila or hindi. Kung maaari lang na ang dalanging gumaling lahat ng mga may kapansanan, hari nawa, mapakinggan. Narinig niya yung boses niya. Narinig mo boses mo. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.